Neda ang bobo. Trollbuster 645. Thank you palangga. Okay. 645 ang isang araw. Kung nagpapaaral ka ng anak, kulang na kulang talaga. Kasi ang usapin na sinasabi nila, dapat kayo makontento na 64 pesos ang budget niyo sa inyong pamilya. Wala po itong kulay. Whether you are Duterte, you are Bangag, you are whoever, kung ano man ang kinakampihan mong political fence. Ang Bangag tumatanggap ng 3 billion a month ayon sa ating impormante na pinagbabasa natin kanina. Then, iniimbak ang pera sa Forbes Park at sa Alabang. Paano sila nag-come up sa ganong klaseng computation na okay lang na ang isang pamilyang Pilipino na kumbaga hindi kayo naghihirap or parang huwag kayong magreklamo if you are spending 64 pesos per day. 20, like 20 sa umaga, 21 sa tanghali, 'di ba? 23 sa dinner. Parang ganon. Magkano ang bigas niya, 'di ba? Bangag talaga. Kasi dapat talagang binubuldoser niyo na 'yung mga jotang Jenimes na 'yan, alam 'yon. Dapat talaga. At binugurgur niyo na sila sa kanilang mga pwesto. Magkano budget niyo palangga? Magkano budget niyo? Saan aabutin ang 20 pesos per meal? Magkano ang ano ngayon? Magkano ang isda? Kung apat kahit mag-isa ka lang eh. Magkano bigas ngayon? Ano ang ulam mo? Toyo? Betchin? Asin? Sa halagang 20 pesos per meal? Kahit nasabi mo mang dalawa lang kayong mag-asawa, wala kayong anak, saan pupulutin yon? The reason why, ginajustify nila yan, kasi ayaw nila magkaroon ng increase ang minimum wage o ayaw nila taasan yung mga sweldo ng manggagawa kasi yun ang utos sa kanila ng mga cronies nila na may mga malalaking negosyo. Para kasi kung magkano ang minimum right now, 600 pesos, let's say 680, magkano ang minimum wage? Sabi ni Opa, wala nang pag-asa sa Pilipinas. Turquoise blue, 300 per day, apat kaming kakain. Neda ang bobo. Trollbuster 645. Thank you palangga. Okay. 645 ang isang araw. Kung nagpapaaral ka ng anak, kulang na kulang talaga. Etong kabubuhan ng mga to, okay? I tried to be malumanay. Minsan. Gusto nyo bang malumanay ako? Gusto nyo umaapoy ako? Diba? Sa talaga nilang juhusanite, oh, mainit-init pa naman to. Mga palangga, mga kababayan, I hope yung nakakarinig ngayon sa akin na mga sarado pa yung utak, buksan-buksan nyo na po yung mga utak ninyo. Kasi ang usapin na sinasabi nila, dapat kayo makontento na 64 pesos ang budget niyo sa inyong pamilya. Wala po itong kulay. Whether you are Duterte, you are Bangag, you are whoever, kung ano man ang kinakampihan mong political fence. This is about you, Filipino. Walang political color ang pag-aatake sa inyo ng mga Bangag. Di ba? Ang ipinapahiwatig dyan ay huwag kayong magreklamo kasi yung 64 based on that basket ek computation ng NEDA na, oh, it's okay. 64 pesos is okay. Huwag kayong magreklamo kasi nasa basket computation yan ng NEDA na yan yung threshold. Na kapag pumasok ka dyan sa ganyang threshold na yan, ay, you're okay, you're fine. You're not really poor. Kasi nutritious pa yung 64. Pag nagbilo ka ng 64, that's what you call poor food. Diba? So, ang 64 pesos sa kanila, it's like ano to mga palangga eh, mind conditioning. Diba? Minamind condition kayo na huwag kayong magreklamo na mag-demand sa gobyerno. Kasi, kung gumagastos kayo ng more than that,
mayaman ka. So kung gumagastos ka ng 65 o to 70 pesos per day, so you're good. So hindi ka naghihirap o hindi ka struggle, 'di ba? Imagine mo kabubuhan ng mga 'to. Last year, ilan ang budget ng DOJ? Okay? Hindi ako nagkakamali, 60-something billion. I don't know kung tama yung pagkaalala. O multi-billion na lang para safe tayo. Hiningi nila ng budget ang bawat preso ng 100 pesos per day plus 30 pesos na para sa kanila, sa gamot ng mga preso. So that's total 130. Pero hindi sila napagbigyan. Ang ibinigay lang sa preso is 70 pesos per day sa kanilang meal, okay, the whole day. Preso, actually, kulang pa rin eh, kung susumahin mo talaga. Then 15 pesos per preso sa kanilang meds. Kung di ba naman bugo, kabugo-buguan ng mga jutang jenimes na ang sarap talaga nilang gurgurin. Sa ngalan ng batas, gurgurin sila. Kayo dyan na mga dapat arestuhin nyo na yung mga jutang jenimes. Arestuhin nyo na yan, magpasa kayo ng batas, isang linggo lang, dalawang linggo, gurgurin nyo na kaagad yung mga yan. Dahil ginugurgur kayo isa-isa. 70 pesos per prisoner. Then mga palangga kayo, family of member of 4, makontento daw kayo sa 64 pesos. Nasaan ang utak ng mga biya na ito? Utak biya. Now what? Ano sasabihin ng mga hangal diyan? Oh, Marlica, fake news ka. Marlica, naku, magaling pa ni si Bongit, si Banga, ganun. Really? Sabi ni Philippine. Yeah, sabi ni Philippine latest news today, $64 is like 1.09 US dollar, right? They're computing US dollar. Exactly. Nakikita ninyo mga palangga, harap-harapan na kayong binabangag ng mga to, then you're not doing your part. 64 pesos for family of 2, 3, or 4, makontento ka. Pero ang mga nakakulong, mga prisoners, they have 70 pesos per day. Budget from Kaba ng Bayan. And you, ikaw, magbabanat ka ng buto, bubungkal ka ng lupa, di ba? Kung nagko-construction ka, magbubuhat ka ng hollow blocks. Kung ikaw ay kargador sa pier, di ba? Ilang karga ang lilikumin mo para kumita ka ng pera. Di ba? Mabuti na, magpakulong na lang tayo lahat. Ano? Sa kulungan na lang tayo ito, mayroon kasi you don't need to work. May budget ka na 70 pesos per day. See? Tapos ang mga kasinungalingan ng mga hinayupak na ito, ha? Ang sabi ni Recto during that hearing, dumadami daw po ang may trabahong Pilipino. Historical. Sa panahon ni Bangag Jr. na dumami at gumanda ang buhay ninyo. Mind conditioning, kasinungalingan. Para pag ibinalita sa media, yung mga hangag, magpapaniwala kahit kumakalam ang sikmura. Nakita niyo? Nasaan ang maraming trabaho? Di ba ang marami? Gurguran? Ang marami? Pulburon? Visit to mga to. Ibalik na ang bitay, sabi ni Arnel Bandian. Yun na nga palangga. Talagang dapat mabitay itong mga jutang genemes na ito. Yaramon ang. Ikaw ba si Sir Ramon ang? Oh, yan. Utok Bangag. Samantalang sila, mga palangga. Kapablog lang natin kanina, ang Bangag tumatanggap ng 3 billion a month ayon sa ating impormante na pinagbabasa natin kanina. Then, iniimbak ang pera sa Forbes Park at sa Alabang. Hindi sila magkanda o gaga sa pera, but you na mga palangga ko, okay lang daw ang buhay nyo eh. Kapag 64 pesos ang budget nyo pataas,
Meaning, pag nag 80 o 100 pesos ka, ang budget mo, ang ginagastos mo sa iyong pamilya, family of four, you are, kung tama yung pagkaalala ko, parang kang nasa middle class. Diba? Gurgurin nyo na ngayon mga yan. Tagal nyo kasi. Sana bitay lahat ng korap, sabi ni Mariam. Samantalang sila, mga palangga. Party every night, every other day, every 3 days, every week. Nagbabayad ng mga bugalu, ng mga bigaon, lahat para ichok-chak-chemes. Oh, I have